isang matinding character flaw nating mga Pilipino at iba rin mga neighbors natin ay yung tinatawag na pwede na rin yan. Ito ay isang character flaw na madalas nating marinig, lalong-lalo na sa public works at public highways, ganun din sa mga palengke. Tulad halimbawa kung ang sa pangapatahiyan, isang pulgada o half an inch, ang diferensya, sasabihin natin, pwede na yan, papasa na yan, okay na yan. Kung ang mga construction natin ay kulang sa simento at ang bakal ay second class, pwede na yan, nakatago yan, hindi man yan makikita. Kung ang timbangan naman po ay kulang isang guhit, okay na rin yan, isang guhit lang, hindi na yan mapapansin. Ito ay isang mga halimbawa ng ating character flaw sapagkat sinasabi natin sa ating sarili at sinasabi natin sa iba na yung kulang sa timbang, kulang sa sukat, kulang sa materyales o second class na materyales, kulang sa sukat ng highway sa lip na ang inches ng thickness ay naging apat na lang o naging lima, yung pali anim o walong inches o yung width niya ay malapad, pwede na hindi na mapapansin. Itong kultura natin, character flaw na pwede na, maaari na yan, hindi na yan mapapansin. Yun din ang pinagmumulan ng korupsyon. Kaya sabi niya, okay na yan, bawasan mo na lang ng konting, ng konting bakal, bawasan mo lang ng konting simento, o bawasan mo na lang ng konting inches sa iyong sukat. Yung building na yun, okay na yan, kahit kulang pa ng isang poste. Yung mga bridges na yan naman, hindi man nakikita yung mga specification. Hindi tama ang specification, hindi tama ang sukat, hindi tama yung materials na specified, at hindi tama ang timbang. Pero sasabihin natin, pwede na yan. Dapat baguhin natin itong character flaw ito, yung kultura na po pwede na. Hindi. Dapat tayo po ay maging para ho tayong tama sa sukas, tama sa timbang, tama sa materyales, tama ang haba. Kung isang kilometro, hindi ho dapat kulangan niya ng ilang metro, no? At tama rin po sa magusali, kung ilang poste, yun ang mga specification ng classroom, mga sizes, dapat po tayo sumunod. Ang hindi pagsunod sa mga regulasyon na yan ay babalik sa atin, kundi po madaling masira, kundi naman po naman babaksak, o kundi naman talagang isang ulan lang magkakabaku-bakuna dahil konting simento ang ginamit. Kaya dapat ang unang manguna sa tama at husto ay ang ating mga local government units. I-specify po nila na ganito po ang dapat na gawin. Pero yung ating tagapamahala, yung mga national agency o ngayon regional agency, ay dapat gumawa din ng kulturang tama, husto, at sa sukat, sa materyales, dapat doon ay sumunod. Huwag po nating pabayaan ang character flaw na siyang mamayani sa ating mga transaksyon, sa ating mga gawing public works at sa ating mga highway. Hindi lamang to ay isang flaw na makasisira sa ating character, makasisira din po sa ating kapwa-tao kung bumagsak at makamamatay, at kung naman masisira ay sa ating public service ay nagkukulang. At lalong-lalo na, ito po ay sagana sa korupsyon, sa pagkupit. Ito pa eh, tulad din ng thou shall not steal. Sapagat kung sandaang simento ang kanya, ayaw mong gawing 90 simento. Kung ang sa kanyang specification first class na baka, huwag mo nang gawing third class at second class. Kung isa-isang kilometro, kung 30 kilometers, 15 kilometers, husto sa sukat, husto sa timbang. Ito ay dapat nating gawing disiplina. Pag nagawa natin itong disiplinang ito, tsaka pa lang tayo siguro uusad sa pag-unlad. Sapagat hindi na po pwede yung karakteristik nating po pwede na sa isang progresibo at unlad na mamamayan at bayan. So, huwag natin pong gamitin po pwede na yan.
Magandang umaga po at God bless you.